So sa naging panayam kanina ni Bob Myers sa isang interview, nilinaw na nga niya dito ang posibleng pagbabalik ng ating finals MVP na si Stephen Curry ay laban sa San Antonio Spurs. Ngunit i-evaluate pa nga rin daw dito ang kanyang injury bago ito sumabak sa on-court activities. Dahil iniiwasan nga nilang magkaroon ito ng setback sa kanyang recovery. At asahan na nga rin natin mga fans na posibleng maging limitado lamang ang playing time ng ating finals MVP laban sa San Antonio Spurs. Dahil hindi nga dito biro ang natamo niyang shoulder injury. At kung hindi nga lang inaalala ni Steph na depensa ng kanilang titulo, ay dapat nga sanang magkaroon ito ng surgery sa kanyang balikat. Ngunit si Steph na nga mismo ang umayaw sa paraang ito dahil posibleng matagalan pa ang kanyang pagbabalik kung natuloy ang operasyon sa kanyang injury. Ganun pa man ay magandang balita nga ito sa lahat ng Warriors fans dahil unti-unti na nga dito nakukumpleto ang kanilang mga star players. At patungkol naman sa status ngayon ni Andrew Wiggins, makakabalik na nga sana ito laban sa Atlanta Hawks nitong nakaraang araw. Ngunit sa hindi nga inaasahan ay nagkaroon nga ito na non-COVID illness, kaya naman hindi na nga ito nakapaglaro laban sa Hawks. Pero sa ngayon naman daw ayon sa isang report, nakabalik na nga raw si Andrew Wiggins sa kanilang practice game. At nagpapakondisyon na nga lamang daw ito upang tuluyan na nga itong makabalik sa kanilang lineup. Samantala sa naging game kahapon ng Portland Trail Blazers kontra Detroit Pistons, naganap na nga dito ang debut game ni GP2 galing sa injury. At sa game nga na ito ay hindi nga niya dito binigo ang Portland dahil sa 13 minutos na kanyang paglalaro, nakapagtalaka agad siya dito ng 7 points, 2 rebounds at 4 assists. At isama mo pa nga dyan ang iilang niyang mga defensive plays na talaga namang naging malaking tulong sa pagkapanalo ng Portland kontra sa Pistons. Ganun pa man sa napakagandang performance na kanyang ipinakita sa game na ito, sa hindi nga inaasahan ay nagkaroon nga ito ng ankle injury. Ngunit hindi naman ganun kaseryoso ang kanyang injury dahil ayon mismo kay GP2, ayos nga lang daw ang kanyang pakiramdam at handa nga lang daw siyang maglaro sa kanilang mga susunod na game. Ngunit oobserbahan pa nga rin niya ng kanilang team kung ano ang magiging status ng ankle injury ni GP2. At sa mga gusto naman manalo ng ating basketball shoes, maaaring mag-like and subscribe sa ating YouTube channel and paki-follow na rin ang ating Facebook page. Makikita nyo mga idol ang link sa ating description at ipapamigay natin ang sapatos na ito once na ma-reach na natin ang 20,000 subscribers.